So ngayong tinapos na ng Boston Celtics ang season ng Miami Heat sa first round ng playoffs. Sa ngayon nga ay may matinding demand ang former All-Star na si Jimmy Butler dahil matapos nga nitong ma-injured laban sa Boston Celtics. Humirit pa nga ito ngayon sa team ng Miami Heat ang kanyang contract extension at nagkakahalaga ito ng $113 million at sa loob nga lang yan ng 2 taon. So kung pagbibigyan nga ng Miami Heat ang former All-Star, siguradong napakalaking pera nang mawawala sa kanilang team. Pwede pa nga sana nila itong gamitin sa darating na off-season upang makakuha sila ng mga dekalibreng mga manlalaro. Ngayong kasalukuyan si Jimmy Butler ay may 2 taon pang kontrata sa Miami Heat. Ngunit mahirap nga sumugal sa agustuhan ng former All-Star patungkol sa kanyang contract extension. Dahil hindi nga natin alam kung magiging healthy pa ba ito sa natitira niyang kontrata sa Miami Heat. Dahil sa naging series nga nila laban sa Boston Celtics, halos hindi nga lang ito nakapaglaro dahil sa knee-injury nitong natamo sa play-in tournament. Ganun pa man, ngayong mahirap ibigay ang kahilingan ng former All-Star patungkol sa kanyang contract extension. Isang dahilan nga lang dito ang pwedeng gawin ng Miami Heat at ito nga yung i-trade si Jimmy Butler sa ibang NBA teams. Well, kung mabibigo ang Sixers na makuha si Paul George sa Clippers next season, sila din ang unang team na nakaabang kay Jimmy Butler kung sakaling i-trade man ito ng Miami Heat. At wala nga magiging problema dito kung matutuloy man ang trade ng Sixers at Miami Heat dahil kabisado na nga ng former All-Star ang team na ito at hindi na nga iba si Jimmy Butler kay Joel Embiid dahil magkasama nga sila noong pumasok ng Eastern Conference Finals laban sa Toronto Raptors ni Kawhi Leonard. Samantala nang magkampiyon naman ang Denver Nuggets last season, maraming ang mga eksperto ang nagsasabing ito na nga daw ang kanilang panahon dahil unti-unti na nga lumalabas sa potensyal ni Jamal Murray at MPJ at sinamahan pa nga yan ang pagiging dominante ng reigning MVP Nikola Jokic. Ngunit ngayong kasalukuyan sa inaakala ng ibang wala nang makakapigil sa defending champion this season, binigla nga tayo ngayon ng Minnesota Timberwolves. Dahil bukod sa mala MJ na performance ni Anthony Edwards, nagbigay daan nga din sa kanilang panalo ang 3 center nilang nakapigil kay Nikola Jokic, kung saan nalimitahan nga nila ito sa 8 rebounds at 7 turnovers. At kung pagbabasehan pa nga natin ang naging series ng defending champion laban sa Lakers, si Jokic nga ay nag-a-average na kagad laban kay Anthony Davis ng 7 rebounds sa loob nga lang yan ng first half. Ganun pa man, ngayong hirap ang reigning MVP ng makipagsabayan sa malahiganteng mga centers ng Minnesota Timberwolves. Sila nga ngayon na nagsisilbing modelo sa lahat ng teams, lalong-lalo na sa team ng Golden State Warriors dahil ipinapakita nga nila kung gaano kahalaga ng may center sa lineup.